Tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino. Una ay ang pesta o piyesta. Ang piyesta o piyesta ay isang pagdiriwang bilang isang mahalagang araw na karaniwang kaarawan ng mga patron ng isang lugar o bayan. Ito ay isang tradisyon ng mga Pilipino. Ipinagdidiriwang ang piyesta bilang pasasalamat na rin para sa mga biyaya na pinagkaloob sa mga tao ng mga santo at santa ng simbahan. Bahagi na rin ito ng ating kultura. Pangalawa naman ay ang sinakulo. Ang sinakulo o sa Ingles ay passion play ay isang dula patungkol sa buhay, pagpapasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Isa ito sa mga tradisyon na Semana Santa sa ilang grupong Kristiyano, partikular na sa mga Katoliko. Pangatlo naman ay ang harana. Ang harana o serenata ay ang awit o tugtugin na isinasagawa isang gabi mula sa labas ng tahanan ng taong pinararangalan o nililigawan. Karaniwan itong ginagampanan ng isang lalaking manliligaw sa maibabang bintana ng bahay ng kanyang babaeng nililigawan. Karaniwan itong nagaganap sa mga lalawigan. Ang pang-apat naman ay ang simbang gabi. Ang simbang gabi ay isang ginaugaliang pagdaraos ng Santa Mesa ng Pilipinas tuwing panahon ng kapistahan. Tinatawag din itong Mesa de Gallo mula sa kasilang Mesa de Gallo o Misa ng Tandang, sapagkat sa pagtilaok ng lalaking manok, magsisibango na ang mga mag-anak para makinig sa mesa sa pinakamalapit na simbahang parokya. At ang panglima naman ay ang Flores de Mayo. Ang Flores de Mayo ay isang pagdiriwang na nagaganap sa buong kapuluan tuwing buwan ng Mayo para sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Tampok sa selebrasyong ito ang pag-aalay ng panalangin at mga bulaklak sa Mahal na Ina at ang pinakaabangang Santa Cruzan. Ang pang-anim naman ay ang pamamanhikan. Ang pamamanhikan ay sinasagawa kapag ang babae at lalaki nagkasundong magpakasal, formal na hinihingi ng lalaki ang kamay ng babae sa mga magulang nito habang kaharap ang sariling magulang. Kadalasan may malaking salo-salo na nagaganap at dito rin pinag-uusapan ang petsa at o kasalan na magsing-irog maging ang ibang detalye. Ang pangpito naman ay ang bayanihan. Ang bayanihan ay isang pagpapahalaga ng mga Pilipino na dapat nating ipagpatuloy at palalimin. Makikita ito sa kahandaan natin na tumulong sa ating mga kababayan. Hindi lamang ito isang tradisyon na dapat alalahanin. Isa itong solusyon sa mabagal na pag-unlad ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Ang pagbabayanihan ay nagpapakita ng ating pagkakaisa at pagdadamayan sa lahat ng panahon. At ang pangwalo naman ay ang paggamit ng po at opo. Ang paggamit ng po at opo at ang mano po ay isang kulturang Pilipino na dapat ay hanggang sa ngayon ay gamitin at gawin natin bilang isang tanda ng paggalang sa ating mga nakatatanda. Pangsyam ay ang pagmamano. Ang pagmamano ay isang paraan ng paggalang sa nakatatanda. Isa itong tradisyong ginagawa ng mga Pilipino. Ginagawa ito sa pamamaraan ng pagkuha ng kamay ng kung sino mang nakatatanda na siyang ididikit sa noo tuwing may pagsasama-sama ng tao na mayroong mga nakatatanda. Nagmula ito sa ating mga ninuno na siyang tinuturo't sinasanay sa mga bata mula sa ating pagkabata. Ang pangsampu naman ay ang pamahiin. Ang pamahiin ay isang paniniwala o kagalian na tipikal na nagririsulta mula sa kamangmangan, isang maling pagkaunawa sa agham o sanhi, isang paniniwala sa kapalaran o salamangka, pinaghihinala ang may impluwensyang supernatural o takot sa hindi naman nalalaman. At siya na po nagtatapos.